pwede rin yata kayong sumakay papunta sa CEU or Menjola ng mga jeep. Yun yung San Sebastian din. Ayan. Actually, ayan na yung CEU. Oh. Mamaya kung ano, mag-base ko sa inyo kasi, wag talaga kayong kukuha ng mga agent. Kasi yung mga agent, may kamahalan sila. Kung gusto nyo rin ng mura na x-ray, dito, malapit lang din. Kuha ko na yung x-ray kasi kailangan talaga magpa-x-ray. Ha? 60% pa rin. Pati yung okay din yun, no? Yes. Nire-review na po natin itong ating bagong phone. Ayan. Kasi Watson's holding po pala tayo. Ilang sessions yan, Sir Lawrence. Ang daming nagtatanong sa inyo, painful po ba ang RCT? Ang answer ko dyan ay... kamukha. Tayo nga po yung nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong human guinea pig. Heart, heart! Yes, may mga pagganon pa tayo kahit vlog lang, no? So, samahan nyo ako ngayon, mga kamukha, kasi pupunta po tayo sa CEU doon sa Menjola, kung saan nga po doon talagang napakaraming gawaan ng mga ngipin, mga dental clinics po doon. Kasi dito sa Cavite, mga kamukha, medyo may kamahalan po. And let's be practical, no? Ngayong pandemic, medyo may mga kamahalan na nga po. At sobrang mura talaga. Kasi yung gagawin ko po pala ay magpaparoot canal ako na nakalagay nga po sa title natin. Magpaparoot canal po ako dito sa Cavite. Yung root canal po kasi ay nasa 7,000 to 9,000 pesos. Eh meron po akong ngipin or may tooth po ako na apat yung canals doon. Yung root canal po is parang sinisave yung ating tooth. Instead na i-extract or instead po natatanggalin ay isisave po nila yon. So sa isang ngipin nga po ay nasa 3 hanggang 4 na canal or yung iba isa lang yung canal. Maswerte kayo pag isa lang. Pero pag nasa molar nga po or yung nandun sa kaloob-looban, mga 3 hanggang 4 po yung canals. And dun nga po sa CEU, nung nagtanong po ako sa mga clinic-clinic, nasa 2,000 to 3,000 pesos lamang po per canal. So, ang laki ng matitipid ko. Kaya, samahan nyo ako ngayon mga kamukha dito sa ating adventure. Gamit ko pala itong aking MCM na backpack ngayon. Ayan, kahit napupunta tayo ng CEU at mura yung ating pupuntahan ng mga dentista, ay wag natin i-compromise ang ating mga bag. Ayan, pero syempre, kailangan wag naman kayo magpahalat ng ano, no? Tapos, nire-review ko rin to mga kamukha itong aking bagong phone. Tingnan nyo yan, ganyan lang siya. Pero kapag inislide nyo, wait lang, huwag mo akong ipapahi, ang hirap pala nung nagvo-vlog. Ayan, nakaganyan siya mga kamukha, pati ayan, samahan nyo na ako mga kamukha. So andito na nga tayo sa Calaw ngayon. Ayan, ang bilis. Namiss ko to kasi before nagtrabaho ako sa Adamson. So ayan, namiss ko to. Ayan, yung alam ko dati meron pa dito na ano eh, na supermarket yan. So ang gagawin ko, isasakay na lang ako ng taxi. Pero pwede rin yata kayong sumakay papunta sa CEU or Menjola ng mga jeep sa SM Manila. Pero ako, ay ayun yung Adamson. Oh, nakakamiss. Adamson, hello! Ayan, mag-wait na lang ako ng taxi. Thank you po! Ayun na nga, andito na tayo. Ganun lang siya kabilis. Sobrang bilis lang. Basta ang binababaan ko, or lagi kong tinatandaan, yung 7-Eleven dito. Yan. Yan, iikot tayo dito. Tatry natin. Ang daming tao, nakakahiya. Pero bahala na. Yun yung San Sebastian din. Ayan. Pwede kayo dyan bumaba. Dito yung CEU. Kapag nakita nyo yung dito yung 7-Eleven. Ayan yung 7-Eleven. Diyan na yun. Tapos dito na. Dire-diretso na to. Actually, ayan na yung CEU. Oh. Mamaya kung ano, mag-trip. Tapos, dire-diretso na dito. Ito na yung mga iba't iba na mga dental supply. Pero ako, dito ako sa may, dito. Ito yung pupuntahan natin. So, ayan. Kita-kits later. Since may patient pa sila, lumabas muna ako dito. Tour ko kayo sa CEU. Ito, ang dami talaga dito na mga tabi-tabi. Ang suggestion ko or advice ko sa inyo kasi, huwag talaga kayong kukuha ng mga agent. Kasi yung mga agent, may kamahalan sila. Ito nga, yung CEU. Yung CEU. Ayan. If I'm not mistaken, ay sa likod ako dumaan. Hindi ko alam kung likod to ha. Pero, yun nga. Kung ako sa inyo, ay tingnan nyo sa Google Maps or ano, tapos kasi makikita nyo na sa Google Maps yung mga iba't iba na mga dental clinic, tapos i-contact nyo na sila kasi usually may Facebook page naman yung mga yan. Huwag kayong kukuha or huwag kayong pumunta dito, tapos or pwede kayong pumunta dito pero dumiretso na kayo sa mga dental clinic. So katulad nito,
Ayan. Tapos kung gusto nyo rin ng mura na x-ray, dito, malapit lang din, dala-daratso lang kayo, dito sa may, ayan, Lourdes Building, pagpasok nyo dyan, may mura na dyan na mga pa-x-ray yan. Ayan, mga panoramic. Ayan, kung gusto nyo silang i-contact. Tapos dito rin, ayan sila. Dito may mga pwede rin kayo pumunta, pati doon. Ayan, iba-iba siya. Ito na nga, kailangan talaga na pagpupunta kayo dito sa Mindjola or dito sa may CEU is magpa x-ray kayo dun sa tooth nyo. So, tanongin nyo rin yung doctor nyo. Pero, dito ako nagpaano sa Lourdes, yung tinuro ko sa inyo kanina, sa Pixray Dental X-ray. Ayan siya. Ito po. Yan nga, nakuha ko na yung x-ray kasi kailangan talaga magpa-x-ray. And thank you po, Kai! Kai po. Si Miss Kai at saka si... Nadia po. Ayan po. Visit nyo po sila. Ano po yung name ulit? Pixray po. Dental. Thank you po. Thank you, thank you. Natapos na tayo sa root canal. Actually, yung pinili ko is root canal na lang. Ipapakita ko siguro sa inyo later, no? Ang bilis lang, mga 30 minutes to 1 hour lang. Natapos na. Tapos yung pain niya, walang pain. Sa anesthesia lang. Magkwentuhan tayo mamaya. Uuwi muna. Punta muna tayo sa MOA. And MOA na ako, guys. Una kong bibilin ay milk tea. So, maghahanap tayo. Coco. Gusto ko ng coco. Fresh natin dito. Tapos after nun, kain lang tayo. Then, mag-check-check or magtingin-tingin tayo. Yan, Coco is life. Coco tayo. Coco. Dito ako ngayon sa GNC. Ayan, naka 60% pa rin. Pati yung Coq10 nyo, no? Yes. Ayan, pati Coq10. At hello po kay Ma'am at Sir. Hello po, Ma'am. Hello po. And hello po si Sir. Ayan po, mga mababait natin from GNC. Ayan. Inavail ko ngayon ay, ano nga po yung inavail ko? Zinc. Ayan, zinc na V. Ano po yan? Sorry. Zinc 50. Na 50 mg, no? Ayan. Yes. Kasi kailangan natin yan aside from ascorbic acid or vitamins. Yes. Nanonood yung mga taga GNC. Hello po sa inyo. Ayan. Nakipagkwentuhan pa ako sa mga taga GNC. Tapos ngayon, bibili ako ng gamot. Kasi pinapainom ako ng antibiotic ng aking dentist sa Watson's. Mag-Watson's tayo. Fila is life. Tayo nga po yung nagbabalik mga kamukha and few days after na po ito ng ating root canal and magko-question and answer tayo. Habang nagko-question and answer tayo about doon sa ating RCT or the root canal treatment, ay nire-review ko rin ito or gagamitin ko rin itong aking phone. Yan! Nire-review na po natin itong ating bagong phone. Ayan! Kasi nga po, ako nga po ay nasa social media. Tapos minsan dito na rin po ako nagvo-vlog at dito na po ako nag-e-edit. So nire-review ni Sir Lawrence ito. Very helpful sa akin as of the moment. And yan! Mag Q&A na tayo mga kamukha. Okay, yung first question po natin is bakit ka nagpa-root canal? Nagpa-root canal treatment po ako kasi gusto kong ma-save yung tooth. Ayoko po na ipa-extract or ipatanggal agad. And very painful na po kasi talagang ang sakit-sakit na po para sa akin nung ngipin na yon at hindi na siya nagawaan ng paraan nung feeling or hindi na po siya napastahan sa Tagalog po, diba? Sinasabi natin na pasta. Hindi na po siya kayang pastahan kasi malapit na po siya doon sa pulp. Wow, si Sir Lawrence ay nagiging dentista na, no? And yun nga po, dahil sobrang malalim na po, instead na tanggalin, isa-save po by using nga po na root canal treatment. And yung root canal treatment nga po ay parang pinapatay na po yung mga nerves natin doon sa ngipin para wala na po tayong mafe-feel. Ilang root canal ba meron sa ngipin? Depende po yan. May mga ngipin po na isa, dalawa, tatlo, hanggang apat. And yung sa akin po, mga kamukha, apat. Yes, papakita ko po sa inyo dito yung na-root canal sa akin. Apat po yung kanal nung aking ngipin na yan. At lahat po yan ay kailangan patayin. Tapos yun nga po, after po mapatay yung mga nerve natin dyan sa ngipin, ipapasta na po yan ng dentista natin o yung iba ika-crown naman. Next question po natin ay ilang sessions yan, Sir Lawrence? Depende po, no? May iba, isang session lang kaya. Sa iba, dalawa, tatlo. Sa akin po ay 2 sessions po ang mangyayari. Parang tatlo po. Kasi yung una, pinatay po yung nerve. And then yung second po na magiging session ko ay i-check. Tapos lalagyan
ng pasta. And then yung third po ay lalagyan na ng crown. Yung crown po kasi, dahil nga po mamamatay na po yung ating ngipin, yung tooth natin, medyo magmumukha po siya na hindi ganoon kaganda na. Yung iba nagba-black or nag-iiba ng color, may discoloration. Therefore, kailangan po siyang lagyan ng crown or tatakpan po yung teeth natin. Yung parang sa veneers, kung ano yung magkakagawa sa veneers, ganun din po yung mangyayari sa ating tooth. Yung next question natin, I'm sure ang daming magtatanong nito at ang daming nagtatanong sa inyo, painful po ba ang RCT? Ang answer ko dyan ay hindi. Ang painful lang po ay yung anesthesia or yung pag tinusukan kayo ng anesthesia. Then after that, wala na po tayong mararamdaman. And inaas naman tayo ng ating dentist kung may nararamdaman ba tayo. Pero sa case ko po, after po talaga ng anesthesia, wala na pong naramdaman si Sir Lawrence. Ito pa, isa sa mga questions, no, magkano po ang magparoot canal? Depende po yan sa mga dentista. Pero nagre-range po siya ng 2,500 up to 9,000 pesos per canal po yan. And kayo na po nga po yung bahala kung saan. Ako po sa Menjola po, ako sa may CEU, and I think nakita nyo naman doon sa ating trip kung or doon sa ating tour na marami talagang dentist doon sa CEU. And kung, lalo na kung apat yung canals nyo, katulad ko apat po yung canal ng aking tooth, mas mabuti po talaga na pumunta tayo doon sa mga mura or doon sa makakamura tayo, mga kamuka. May Watson's holding po pala tayo, pero konting-konti lang ito, mga kamuka, at hindi sa lahat sa Watson's. Actually, ito pala, hindi ito sa Watson's. Ayan, pumunta ako sa GNC and I think meron akong vlog about that or may vlog tayo doon. Ito, bumili ako ng zinc kasi naka-buy one take one po sila ng zinc. Ayan, mahalaga-mahalaga yan para sa atin. Yung zinc na isang bottle ay nasa baba na 250 vegetarian tablets na to, tapos 50 milligrams din po yan. So, makakamura kayo. I think 1,350 for 2 na yun, mga kamuka na bottle. So, kung may malapit sa inyo na GNC, punta kayo or ilinink ko na lang sa description box sa baba kung gusto nyo pong bumili. And then sa Watson's nga po, ayan, bumili tayo ng Biogesic! Bumili po ng Biogesic si Sir Lawrence. Ayan, kasi marami nga po sa atin ang nakaka-experience ng mga flu. Ayan, at syempre, kailangan na kailangan natin yan. Tapos, bumili rin po tayo ng Bactidol. Ayan, hindi po pwedeng hindi ako mawawalan ito. Lagi po akong nagba-Bactidol na. And eto pa, mga kamuka, meron din po tayong Bio10 na favorite na favorite ko to ngayon. Andoon yung isa ko. Pero, eto siya. Eto yung gustong-gusto ko. Gagawa rin tayo ng separate video about nito. Pero ayan, yung skin moisture ng Bio10. Actually, ginagamit ko rin yung sa Bio10 na skin moisture na kanilang toner. Ayan, kung makikita nyo, nangangalahati na po, mga kamuka. Bumili rin pala ako ng chia seeds, mga kamuka. Pero I think hindi ito sa loob ng Watson's. Pero sa SM din ito na supermarket. If I'm not mistaken, doon sa labas lang ng supermarket. Ayan, balik loob na tayo sa chia seeds. Kasi medyo gumaganda or bumibigat talaga yung akin. Nabubusog ako kapag every time na gumagamit ako ng chia seeds. Ayan. I-update ko na nga lang kayo, mga kamuka, sa susunod pang mangyayari dito sa ating journey dito sa aking ngipin na ito. Ayan. Kaya pangalagaan nyo ang ngipin nyo. Huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Until our next vid po, Godspeed!